My Mercedes is LR350. Yan po. Isang, yan po yung leaking niya at ngayon tatanggalin ko po at i-re-report ko. Another leak boost. The leaking hair, hair side. That's why we need to remove this one and maybe I think O-ring. And here side the motor now is not no hub leaking because I only the O-ring, I changed the O-ring and this one now is okay, no hub leaking, only here and leaking. This one is leaking. The problem this one is leaking. We need to find this one. Kasi hindi siya mag-open to. Hindi siya gagana. Itong hood na to, dapat siya mag-open. At ito ay mag-open. Hindi siya magagana kasi may leaking. I-identify ko po yung leaking. At ngayon po, dito po wala po siyang laman. Walang oil. Empty po yung oil niya. Kailangan natin lagyan ng oil para ma-identify natin kung saan yung leaking niya. Yan po ay dito po yan at tinanggal ko po. Yan po, wala po siyang oil. Lagyan ko po siya ng oil para malaman natin kung saan yung leaking niya. Ngayon may oil na po siya, nilagyan ko po siya ng oil. Ngayon ipipix ko siya dyan na may clip siya. May clip siya, may clip at itong o-ring niya dapat i-clip niya para hindi magli-leaking at siguraduhin natin, parang alam ko hindi dito ang problema niya sa another pump niya po, kaya tatry natin to ngayon. Ngayon po ay na-fix ko na at may oil na po siya, di ba? Nakikita po niyo yung oil niya at ngayon itatry ko po siya kung titignan ko po kung saan yung leaking niya kasi doon may motor din doon. At dito sa kabila, may motor din dito. Ito po, yan. Yan, yung motor niya. Hydraulic pump yan. At dito po, may motor din dito. Ngayon, itatry ko ngayon. Matitignan natin kung saan yung leaking. Kaya, papaganahin natin. Papaganahin natin yung switch niya dito. Ito po yung switch niya. Dito po yung switch niya. Yan. Kailangan natin i-ano yan, aangat natin to. Iangat natin tong likod. Pag umangat yung likod, ibig sabihin gumana na po yan. At titignan natin kung saan yung ano. Ngayon po ay nakita ko na po yung leaking. Ito po. Sige, tulak. Eh, pindot mo. Pinindot mo? Oo. Yan. Yan po yung leaking. Pindutin mo pa. Ano yung leaking mo? Nagle-leak siya dito. Oh. Yung pula. Oh, pula yan. Dahil mo. Pula. Sige pa. Yan po, yung leaking. Yan po. Yan yung leaking. Nagle-leak po siya. Iba na naman leaking niya, Glenn. Clean. Anong reaction niya? Okay na? Sige. Oh, pindutin mo yung ibalik mo. Okay. Ha? Okay na. Yan po yung problema ngayon. Yung cylinder. Kailangan po natin baklasin to. Tanggalin po natin tong cylinder, hydraulic cylinder niya kasi nagle-leak po yan at na-connect po yan dito. Yan po, na-connect po yan dito po. Yan po yung dalawang wire niya, na-connect po dito. Yan po, dito po yan na-connect. Kailangan natin na tanggalin tong allen key. Kailangan to palitan. Yan po. Salamat po sa panon sa nanonood po. Madali lang po 'yan.
palitan kasi ang pagtanggal po nito. Ito po ay ito lang po at ito lang po screw dito at itong screw dito. Yan lang po ang tatanggalin niyo. At other din diyan kasali na po to sa pagpapalit. Ito, assembly na po yan, kasali na po yung hose niyan. Yan. Dito lang po tayo magtatanggal. Tanggalin lang po natin yan diyan. Pagkatapos matanggal, kailangan po tandaan po ninyo kung saan po nakakabit to dito. Hindi po pwede magbaliktad-baliktad to. Tapos yun, yun lang po. Lahat po yan, yun lang po ang pwedeng gawin niyo. Yan po ay Mercedes. Ito po ay Mercedes SLR 350. Yan po. Yan po yung leaking niya at ngayon tatanggalin ko po at i-report ko. Salamat po sa lahat na nanood. Mga folks, thank you.